So it's normal na magkaroon tayo ng failure sa ating transaksyon, sa ating negosyo, sa ating personal life. It's an ingredient. So, alam naman natin yan, pero gusto ko lang i-remind tayong lahat na ibig sabihin po, pag nagkaroon tayo ng failure, do not stop. So, magandang umaga sa lahat ng mag-deliverse natin. And sa first time ko na panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan daw. Alright, so na-miss ko mag-vlog sa bahay. For 1 week sa Rockstar Investment Corporation tayo nag-vlog and sa Enspire office. So, na-miss ko tong place ko. Sunday, kasi kahit kahapon na I was there, nag-coach. Doon na rin ako nag-business coaching and consultation and meetings. So, maraming salamat sa Enspire office, Sir Harold Mapagal, and sa for providing me that type of technology na na-enjoy natin and yung pagpapaganda ng ating place doon, okay? And by the way, sa lahat na gusto magpa-coach, okay, message lang kayo. And if you want to join my Rockstar Investment Corporation, PM lang kayo sa aking personal page dyan. So, ako po sasagot. Okay, so ngayon Sunday, kanina umaga, nag-devotion tayo ng konti. Then, nanood tayo ng isang inspiring story. Marami ako napanood kanina na eh. Morning pa lang, marami na tayong inspiration na nakuha. And one of that inspirations or videos na napanood natin is kay Manny Villar. Alam nyo, yung, di ba nakikita natin na sabi, ang tagline kasi niya eh, sipag at tiyaga, di ba? Maging masipag, maging matiyaga. Pero merong behind the scene stories na gusto ko doon tayo ma-inspire. More than that na pagiging masipag at matiyaga. So, tingnan natin ano ba yung mga specific na pwede nating tularan kay Manny Villar. Okay? Sir Manny Villar. And at present, he is the richest person. The richest people sa Pilipinas. Okay? And abang tayo nagko-copy. Mag-copy po tayo. Pero may hita na to eh. Okay, yeah, salamat sa lahat mga nakaka-meeting ko sa Zoom. Kung hindi ko pa po kayo na-meeting via Zoom or Messenger, PM lang ulit kayo sa aking personal page para ma-schedule ko po kayo. Lahat po kayo makakausap ko, pwedeng group or one-on-one. Okay, so, unang ganito, okay? Alam niyo nung mula nung nag-aaral si Manny Villar, nakita ko yung history niya eh. Ang ganda ng presentation, anong channel ba yun? Sayang, so palagay ko dito sa aking, ano, ang tawag dito sa aking dyan sa paligid para masundan nyo naman. Alam nyo, bagay ito naman ni open book naman ni story ni Sir Manny. Lagi po siya may dalawang ginagawa. He always do 2 or 3 things. So while he's studying, nag-work siya. Nagtitinda siya. Tinutulungan niya yung parents niya. And while he's studying in the MA, MBA, nag-work siya and he's doing his task sa bahay. So, two or three things ang ginagawa niya. So, hindi siya nag-stick sa one goal lang. Alright? Kasi, meron tayong, tanda natin, meron tayong 24 hours. And what are we doing to those 24 hours? Siya talaga maximize. I am imagining him. Sabi ko, ano kaya? Nakipagbarkada kaya, Sir Manny? Gumigimi kaya siya? Meron rin kaya, nagkagala din kaya siya? Kasi, nawala ko nung college ako, sobrang gala ko din eh. So, hindi natin alam kung ano ba ang wala naman doon eh. Pero, pag napagsabay mo yon, ako kasi nag-MA po ako, nag-PhD, sobrang hirap niyan. Bukod sa klase mo, yung mga assignment lang po talaga sobrang dami. Readings. Readings ang kinakaayawan ko that time. Imagine mo, when I was in Miriam College, sabihin ng professor namin, kasi teacher namin siya ng Friday, tapos Saturday morning, sabi niya, okay, so, i-report din, sabi niya sa akin. Report mo to, one book. You have only few hours, uwi pa ako ng Bataan. Tapos kinabukasan, i-discuss ko yon. So, ganun kahirap. Pero si Sir Manny Villar was doing that. He was doing that. 2 or 3 things. Okay? Sabay-sabay. Okay? That's the secret. So, kung isa lang ginagawa mo ngayon, nakafocus ka lang sa work mo, mag-isip tayo.
ano pang pwede natin gawin. Okay? Kung ikaw naman may negosyo ngayon, kung diyan ka lang nakatuon, mag-isipan mo rin, baka pwede ka pa meron ibang gawin. Okay? So something like that. Kasi gusto natin maging matagumpay eh. Well, kung ayaw natin maging billionaire, richest person in the Philippines, okay lang yun. Pero at least when you want to step higher to raise the bar of your life, eh, gawin natin yun. Okay? Second na pwede natin matutunan kay Sir Manny is yung the failure moment. Meron siyang failure moment, di ba? Yung isa sa mga, kasi nag-deliver po siya ng mga supo eh, sa mga restaurant. At yung isa, hindi nakapagbayad siguro for certain reason. So, nagkaroon na bankrupt siya. May failure. Alright? So, it's normal na magkaroon tayo ng failure sa ating transaksyon, sa ating negosyo, sa ating personal life. It's an ingredient. So, alam naman natin yan. Pero gusto ko lang i-remind tayong lahat. Na ibig sabihin po, pag nagkaroon tayo ng failure, do not stop. That failure is part of our journey. Okay, so may failure siyang pinagdaanan. So lahat tayo, so ibig sabihin po, expect this. Okay, expect. Alright? Okay, number 3. Na pwede nating makita kay Sir Manny Villar na parang may inspire tayo is meron siyang recharge moment. Recharge, regain kung ano yung nawala sa kanya. So, nung mabankrupt po siya, siyempre, did not stop. He needs money. So, nag-work siya. So you have to regain ano nawala sa iyo in your pursuit to your dream, to your goal. Minsan may failure nga tayo, may nawawala sa atin. It's either relationship 'yan, clients, money, or physical office or whatever. So you just have to regain that. So meron siyang time to regain what was lost. So pag-isipan mo ngayon, ano ba 'yung nawala sa akin? You need to regain that to be successful. Kung ano man yun, okay? You just have to identify ano ba yung nawala, okay? And next, after that, he relaunched. Nag-relaunch po siya. Copy. So, nagkaroon ng failure, right? So, nag-recharge, nag-regain, and relaunch. Kasi nakabayad sa kanya po yung may utang po sa kanya eh, sa restaurant. So, nung nakuha niya na, nag-relaunch siya. Sabi niya, may pera na ako. I'm going to relaunch my dream. Relaunch your dream. Hindi mo nakuha last month, last year, relaunch it. This month, this year, kukunin kita. Relaunch your dream. Okay? Alright, so, ano tayo? Isa sa ginawa niya pa, number 5 po, alam nyo, nag-loan siya. So, meron siyang money, kailangan niya ng truck kasi nag-deliver po siya ng mga grava, mga ganun eh, pang construction. So, siguro hindi enough ang money niya. Nag-loan. So, loan is one of the important things na pwede nating aralin. Kasi, yung dream mo, minsan, it requires a lot of money eh. Diba? So, wala namang, kaya nga ang dream, just dream. Just dream. Gano'n siya kataas, kalaki ang requirement, you just have to dream. Then, the rest will follow. Susunod sa'yo yan eh. Basta pangarapin mo lang. So, nangarap siya, sabi niya, I want to have this. So, nag-loan siya, and the rest is history, sabi nga. Diba? So, yung i-relaunch mo na dream mo, may kasama po yan. Ano yung dapat niyang kasama? Okay? So, maglo-loan ka ba? Manghiram ka ba? Diba? Walang problema. Diba? Robert Kiyosaki, lagi sinasabi, you have mag-loan, diba? Use other people's money to fulfill your dream. Alright, so wala tayong makitang problema dyan. Walang problema. Okay, number 6 po, habang tayo nagkakape. Number 6, okay, eto maganda. Alam nyo, merong isang game changer sa buhay niya. Diba sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, dapat meron tayong game changer. It's something, it's one activity, one people, one strategy that really change your life. Change the landscape of your business. So, ang game changer niya po, eto. He tried new things and strategize. Kasi meron siyang parang katransact na may isang lote, space, na land. So, hindi malaman nung may-ari kung paano niya gagawin. So, hindi niya alam paano papatay ng bahay. So, nag-propose siya, no? Si Manny Villar, nice pa tayo niya, there is an opportunity. Sabi niya, sige, ako magpapatayo. Ang kikitain sa bahay, sa akin. Ang kikitain sa lote mo, sa'yo. Sharing your profit. So, he tried new things. Kasi hindi, wala siya experience sa building, sa construction. Wala siya experience doon eh. Pero
Na-try siya. Sabi, ito yung opportunity na meron ako. Di ba, misa sabihin natin, hindi ko niya yan eh. Eh, yan nga yung opportunity, di mo pabalin niya yan. Nakaharap na sa'yo eh. Di ba? Hindi ako, ayoko magbenta, di ako magbebenta, di ko niya. Eh, yan na nga eh, di ba, ang daming products binigay sa'yo, nang gagawin mo, di mo pa ba ibebenta yan? Parang yung partnership namin ngayon ng Enspire. Eh, yan na eh. Sabi ko, hindi ko naman niya yung technology. Eh, yan na eh. Hindi ko pa ba i-grab? Binigay na nga sa akin eh. Ayan na, opportunity doc. Ito na, partner ka na ng IT company. Ayaw mo pa ba yun? Someone who doesn't know kung paano magkaroon ng, hindi pa nga lang, di ko alam eh. Digital logbook, ano yun? Yung mga pangalan ng mga devices and software nila, hindi ko nga familiar, pero kapartner nila ako. Ayan na kasi opportunity at present what's in front of me. So, ano yung opportunity sa'yo ngayon na nandyan? Huwag mo na yung sabihin na hindi ko kasi linya yan, hindi ko pa yan naaaral. Eh, yan na nga, di ba? Sabi ni Richard Branson, when someone offers you, you just say yes. Then after that, you study it. Ay, advice niya eh. Di ba may nakipagsumusap sa'yo, okay mo ba ito? Sabi mo, yes. Tapos aralin mo. Di ba? So, ganun yung ginawa ni Manny Villar eh. So, yan yung ano, construction. Construct siya. Nag-strategize siya. Inisip niya ganito, pag 240 square meters, may hirap ibenta. Okay? Pero pag ginawa niya, hindi siya 250 square meters, ano tawag dito? Ginawa niya 120 para mas mabilis mabenta. Okay? So yun. Yun po ang kanyang ano. Yun po ang kanyang ginawa. Strategy niya. Okay? So, okay. Yun. So hanggang sa maano niya, anong tawag dito? Nakita niya yung ano, yung formula. Nakita niya yung formula kung paano gawin yung real estate. So, nakatagpo siya ng formula niya. That's number 7. Natagpuan niya yung formula. Okay? Then, ngayon makikita natin. Alam nyo, ito wala na doon sa pinanood nating vlog. Lagay ko dito yung vlog nila. Please support their vlog. Ang ganda. Kanina ko lang kasi napanood yung channel nila. So, ang dami pa rin na, syempre journey ni Sir Manny Villar, ang dami pa rin journey. Pag sinundan mo siya ngayon, so ngayon may condo na sila, like dito sa Bataan, nagtatayo sila, nagkaroon na siya ng malls and all that. So, may coffee project na rin, I think, yeah, coffee project sa kanila yan. So, yun na, nagdugsong-dugsong na siya, di ba? Yun na yung ano eh, yun na, pag, alam nyo, pag nagtagumpay ka sa isa, pag, inano mo talaga, in-embrace mo yung isang bagay, nagtagumpay ka dyan, success will lead to another success. Yung success, nanganganak ng isa pang success. Kaya simula mo na maging successful, kapatid. Ano yung pwede mo simulan ngayon na pwede kang maging successful? You just do it, just grab it. Okay? So, maraming pa kasi sa yan, maraming pa tayong pwede maaral kay Sir Manny Villar. Pero, ito lang siguro yung parang gist na pwede nating i-share, okay? So, kung makakuha tayo dito ng parang lessons, kahit 2 or 3 lang, so, that's a lot of things na, or that's big things para ma-apply natin sa sarili natin, whether sa personal life or sa business natin, okay? Alright, so, sana naman gusto, nasabi ko na ba kanina, magpa-code sa atin, message lang po kayo, and if you want to sponsor pala, may FB page, live message lang kayo, and ano pa ba? Ayun, so, ano pa, sa lahat na gusto mag-join ng ating Rockstar Investment Corporation, just message me, okay? Alright, so please share this video sa lahat na maibigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Lilibers. Enjoy the rest of the day. Let's go.